So, I invite you. Maraming mga nag-PM sa akin. Hindi ako nagbebenta, ha? Si Grace yun. Tsaka si Jack, kung mayari. Kung gusto nyo, bumisita kayo dito sa Makati Cinema Square, sa Firepower, andyan lahat ng mga produkto nila. At ito yung example sa dalawa nila ng produkto na pwede nating bilhin. Okay? So, tatanungin natin si Grace sa mga basic natin na tanong. Yung ganito na yung plastic pellet ang bala, magkano to, Grace, sa ngayon? 7,800. At itong kagaya ng Glock 19? Glock 17. Ah, Glock 17 pala? O, kamukha kasi, 9,800. Kunting dagdag lang. Plus 2,000. Ang isa pang tinatanong, yung bala nung, itong bala na ganito is around 3,500-4,000 pieces, ha? Ang bala para dito, 950 pesos, 1,500. Mura pa rin. Okay? Pero mas mura siyempre ito. Mas mura ito. So, depende sa inyo anong gusto niyo. Pero sinasabi ko na sa inyo ang kaibahan, 5 to 10 meters lang ito. Itong plastic. Ito ay more than. So, it should be around 15 to 20 meters. Ang maximum effective range. Matutuwa ka na makakatama ka. Okay? At ito, pwedeng i-recycle yung plastic. Isang putok mo, hindi mapulutin mo uli, hindi na pwede yun, kasi ma-deform yun. Ito, until na hindi siya na-deform, pwede mo siyang i-recycle. Alright? So, 1,500 is 950 pesos. 950 pesos. Plus, ang bawat 60 shots mo, kailangan mo ng hangin. Yun. So, yung bawat canister niya na maliit, ang bawat canister mo na maliit ay 65 pesos. So yung isang ganito, kailangan mo ng ilang canister? Ang isang canister is 60 shots, no? 60. So 10, 600. 15 times 1,500 divided by 60. 20. Yes. 20 times 65. Yes. 1,2 plus 1,500. About 2,500 pesos ang gagastusin mo sa 1,500 rounds na putok mo. Kaya lang ito, pwede mong ulitin. So yun ang kaibahan. Kinumpute ko lang para yung iba malikot. Sir, bawat round, magkano ginagastos mo? Hindi lang bilangin mo to, bilangin mo rin yung hangin. Dalawa pinili mo. Ito at saka yung CO2, di ba? Kaya kinumpute ko, in-add ko siya, divide namin ni Grace. Well, anyway, so, pagbibili, meron bang requirement na anything na i-require nyo sa tao, oy, bibili ako, Grace. Masaya pala yun. Paano yun? Anong hanapin mo para pagbintahan mo? ID, sir. ID. Government issued ID. Ilang piraso? Proof saka kung saan siya nag-work. Yung proof na saan siya nag-work. Kunwari, walang trabaho. Tambay lang siya. Pero milyonaryo naman pala. Kung businessman siya or ano, oo. Basta may proof siya na may valid ID for government, okay. Pwede namin siyang pagbilhan ng mga... So, pwede yung sa COMELEC ID, yes, pang sir. Voters ID. Yes. Senior citizen. Yes. Oo. Yung ano, dual citizen. Pwede din, sir. Filipino citizen pa siya, senior citizen pa, dual yun. Ang dual citizen. May penalty ka sa akin. Okay, sige. Nag-isip siya. Ano pa? Dual citizen, pakita lang kayo, i-proof. Filipino. Amerikano, hindi pwede? Kami doon. Si Josie Vlog, bibili. Si ano? Basta may kasama siyang Pilipino, ha? Na para si, alam niya kung anong proseso. Si ano, make it happen. Hindi pwede. Kayo. Hey man, you cannot buy here. You know, you're not Filipino. Unless may kasama siyang Pilipino para ma-guide siya kung paano. Okay. Unless you have a friend who is Filipino and yes. That's me. Okay, so make friends with me, man. Anyway, so, walang kailangan ID lang. ID lang, sir? Pero, meron tayong mga papel dito. Kasi, option mo,
kung manigurado ka, ay iparegister mo siya. Yes, registration for one-time registration in good for 1 year. May expiration ka. Itanong niya lang kung magkano ang bayad doon. May processing fee to. Yes. Sila na rin lahat mag-process. Okay? Pero option to dito, pwede namang wala. Yes, basta may... As long as hindi ka mayabang na, dalhin-dalhin mo, pakita-kita, isubmit mo dito, madisgrasya ka pa, di ba? Bawal lang siya sa expense. Oo. Oo, kailangan so naka-safety, nakatago, naka-safety. Bawal ipagyabang. Bawal ipag-hold up. Bawal ipag-hold up. Bawal iyabang-yabang na kunwari may tunay ka na baril. Yes. Ipabukol-bukol mo dito yes. Para matakot yung kapitbahay mo na karibal mo sa ligawan, ha? And last, bawal siya in gun ban. During gun ban, bawal din siya dahil huhulihin ka na as if mayroon kang tunay na baril. Yes. Tama ba yan? Illegal possession of firearms. Illegal possession of firearms during gun ban. Yes, kahit airgun, airsoft lang ang mahuli sa'yo. Yes, tama. Okay, so, pero ulitin ko, option lang siya kung gusto talaga niyang iparegister, lalo tama? Lalo pag itatravel niya ng airplane, barko, itatawin niya ng Maynila, okay. Kailangan niya talaga to. Oh, kailangan pero talaga. By land lang, kung Manila lang, pwede yung within Luzon, yes, okay lang. Pero kung gusto mo naman manigurado, pwedeng talaga, basta manigurado kayo, para hindi sasakit ang ulo nyo, i-anticipate yung problema. May tinatawag na anticipating problems, proactive measure. Airsoft gun, pwedeng walang papel. Pero, merong mga pero, manigurado tayo, dahil kung masita ka bigla, ang una mong ipakita ay yung resibo. Yes. Tama? Okay yun, hindi naman tunay yung baril mo, hindi naman ginamit sa krimen o nang nanuto ka dyan. Nasita ka lang ba sa sasakyan mo, nakita, oy, parang may laruan ka dyan sa ilalim. Sir, airsoft po yan, ito po yung aking prueba na binili ko yan. Ah, okay. Pero kung during gun ban, ay, ibang usapan yun, di ba? Or kung itawid mo, isakay mo sa aeroplano, tama? Kailangan to, pag isakay mo sa aeroplano. So, yun ang kaibahan. To be clear, ha, doon sa mga nagtatanong. Alright, so, kapag bibili kayo nito, ulitin ko ha, magpakita kayo ng ID. Dalawa. Senior citizen, Filipino citizen, dual citizen, whatever. Voter's ID. Ngayon, kung within Manila ka lang, pwede ka nang hindi mag-process. Not required. Ang ipakita mo lang, itago mo parati ay ang yung resibo na binili mo yan sa dito. Bili ka jato. Kay Jacto, ito yung resibo. Siya ang hulihin mo. Parang ganon. Tapos si Grace yung ganon. Siya ang ganon. Anyway. So, klaro yan ha. Optional. Sila nang bahala. Babalikan nyo na lang kasi pag-process nyo ito. Sir, bakit ang tagal? Ganon talaga kasi marami ang pipirma eh. Ha? Susuriin lahat ang katauhan mo bilang aplikante. Susuriin lahat. At maraming dadaanan ng mga opisina, kaya matagal ang, hindi ko na sabihin, siguro 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, depende yan. O habang lumalakad ang papel, nagbakasyon si sir, hindi niya napirmahan. Yun yung mga example. Okay? So, ayun, klaro sa atin, yung gamit, paano bumili, anong mga requirement, at ang kasunod, kailangan mong pumunta sa firing range. Bago ka pumunta sa firing range, panoorin mo yung Ranger Sees Vlog. Titingnan mo yung entries ko doon about marksmanship at makikita mo yung gun safety handling at saka basic principles of marksmanship. Mag-practice ka sa loob ng bahay. Mayroong target. Oh, may nabibili dito target. It's already around 15-20 pesos. Hindi ka. Ikabit mo sa karton. Practice ka doon sa loob. At again, ulit-ulitin ko, i-require ko kayo i-siguraduhin yung parati. I-observe yung gun safety handling procedures. Kasi alam na, ha? Nakakasakit. Alright. Ngayon, itanong ko yung mga ibang ano dito kasi andito na rin ako. Meron tayo dito, rifle. Ang rifle is around, magkano to? 23,200. Ito, hangin din. Ayan, sir. Electric. Electric. Ay, iba to. Battery operated naman to. Yes. So, saan siya sinacharge? Ito? May sarili siyang battery, sir. Bibili ka ng battery charger niya, may poly. Okay. Pero ang bala niya, anong bala niya? Same. Plastic? Yes. Plastic. Okay. Ito yung airgun, hiwalay. Oo. Okay. Okay. Oo, so iba to. Pang-games din niya ng airsoft. Oo, pang-laro sa airsoft din to.
Ito, battery operated. Kanina, tandaan nyo, CO2 yun. Okay, yan ha. Firefox Super Power. Ah, grabe ha. Gusto ko yun ha. Gusto ko yun, power eh. Basta anything about power, gusto ko yun. Di ba sabi ko, ang maraming natutunan o kaya ang maraming nalalaman ay mayroong power. Yun yun. At, tandaan nyo, dito ako ngayon sa Fire Power. Ha? Dito ako sa Fire Power. Tapos, may snack dito. Kapag pupunta ka dito, may snack dito. Pero, antay nyo, imbitahin kayo. Huwag nyo imbitahin. Hindi kayo makakain. Ha? Sabi ko sa inyo. Ha? Oo. So anyway, that's all. Maraming mga ano dito. Bago ko makalimutan, kung kayo ay naglalaro, marami nag-invite sa akin, sir, pwede kang dito sa team ko. Maglaro tayo ng airsoft. Either mag-QB tayo o magpag-ira tayo sa mga kunwaring abusayap. Ha? Airsoft na mga players. Ito yung mga PPE dyan, ginagamit para hindi kayo mabulag. Ha? Yan yan, oh. Tama nyo. Yung iba na, kung mayabang-yabang kayo, kahit mag-sando lang kayo, matamaan kayo, okay lang. Ha? Hindi kayo mamatay doon. Pero kung yung ganitong bala, hindi pwede to, masakit to. So magsuot tayo ng tamang kasuotan. Okay? At saka usapan nyo kung yun yung gagamitin nyo, masakit yan. So yan, sample, magkano ba to? Dagdag na gear. 1,800. Itong isa, ito. 1,950. Okay? So ito yung mga example na baka akala niyo pang motor to, pang airsoft, ha? So maglaro kayo, mga baguhan kayo, manood muna ka sa YouTube, marami doon airsoft, mayroong procedure, how to play the game, ano yung rules, ano lahat, at huwag kalimutan, ha? Ito ha. Tapos tama na equipment kasi miya-miya, plastic na pellets ang gamit ng isa, tapos steel yung isa, lugi yung isa, di ba? Oh, daya 'yon. Technical daya 'yon. So, yung mga bagay na 'yon ay maaaral sa YouTube. Mayroong mga procedures doon kung kayo ay maglalaro. Okay? So, once again, maraming salamat. Ako ay nasa Fire Power. Hindi kalimutan. Ito 'yan, oh. Fire Power. Ayun. At ano si Miss Jack tago dito? Hanapin natin. Nagtatago to si Miss Jack. Oo. Si Miss Jack ang nag-invite sa akin pumunta dito at in-invite niya kayo, yung mga kasama ko sa Armed Forces of the Philippines. Tingnan niyo yung mga product. Kung pwede sa inyo, maging masaya kayo. Kasi sa atin, ang ating marksmanship skills training program, meron tayong bala. Annual yon, annual. Kung meron tayong ganitong equipment, pang dagdag sa ating skills development, kahit everyday ka magputok, okay lang. Di ba? Kasi ang gagastasin mo, around piso lang bawat round. Around piso. Very cheap. And you'll be happy. Okay? Ayos ba? Sige, bye-bye. Okay. Kapag gusto niyo ng airsoft air gun, pumunta sa Fire Power! Kung gusto ninyong marami kayong matutunan, ikaw ay merong power!